Sa palagi kayo mo. Giwarning nga, like ang Bing Bing. Second day namin dito sa bahay namin, guys, sa province dito. So yung bangkay ng tatay namin nandoon pa sa funeral, kasi last night nagpunta kami doon. Hindi pa kasi nila ma-release din kasi medyo alanganin na sa oras. So ang sabi nung ano nila doon, ang staff, ngayon daw nila ma-release yung ano, yung tatay ko. So finally makaka-uwi na yung tatay namin dito sa bahay. Makakasama na namin siya ng mga ilang araw. So kahit na ganoon, kahit mabigat, so spend namin yung time namin sa tatay namin. Yung kasi yun na yung mga huling araw na nandito siya, na makakasama namin, na makikita namin. So kahit mahirap, unti-unti naming tatanggapin. Kasi ganun naman talaga ang buhay. Napakahirap na alam mong ano, kahit na alam mong hindi ka pa ready, kasi lahat naman tayo parang halos lahat naman tayo parang ayaw pa talaga, hindi pa tayo ready. Kasi gusto pa nating makasama yung family natin, makapag-spend tayo ng time sa ating mga mahal sa buhay. Yung sa case ng tatay ko, alam niyo ba, kasi okay siya talaga kaya nabigla talaga kami, lalo na ako, yung ate ko na nasa malayo. As in, nabigla kami kasi nag-celebrate pa lang kami ng Father's Day. Binadalhan ko pa nga siya ng cake. Sabi ko sa kanya nung last video call namin, sabi ko, nagpadala ako ng money kay ate, sa ate ko. Hi, ne. Kamusta? Halapin lang madara ba? Ay, tubig na. Pwede may tubig? Katupan ni kaganina. Hala. Oh, sige. So yun, sabi ko, ta, nagpadala ako ng money kay ate, sabi kong ganun. Nagpabili ako ng cake kasi ano. And then sabi niya sa akin, kay nga naman hindi saya back. Bakit? Sabi ko sa kanya, Father's Day ngayon, Happy Father's Day, Tata, sabi ko sa kanya. Tapos nag-smile na naman siya, nakita ko na naman yung smile niya. Kasi ganun siya, every time na pagtatawag ako, yung lagi niyang bungad sa akin, yung mga ngiti niya, yun talaga ang mamimiss ko sa tatay ko. Kasi palagi siyang nakangiti, na parang lalang lahat ngiti, walang problema. So, sabi ko, Ta, sabi kong ganon, saka na lang tayo magse-celebrate, ha, kung kumpleto na tayo, sabi ko sa kanya. Kasi
kayo lang naman dyan, yan lang muna. Kasi may plano kasi talaga kami na uuwi na mag-reunion kami. Kaya sabi ko, saka na lang tayo magse-celebrate. Tapos sabi niya, oo, sabi niya ganun. Tapos guys, every time kasi natatawag ako sa tata ko, kapag magbababay na ako, sasabihin ko sa kanya, Tata, I love you. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Pero ang lagi niya lang sinasagot sa akin, salamat, amping. Amping means ingat or take care. So, okay lang yun kasi para sa, alam mo nung intindi mo na yun eh. Alam mo yung mga ganong words na ano, intindi mo na yun, ganon yung... Kasi hindi, kung hindi ka naman talaga showy eh, pero naipapakita mo, intindi mo na na ganun yung way of ano niya, kung paano niya may express kung gaano niya ka-love yung mga anak niya. So ganun yung way ng tata namin. Lamat, ganun siya, amping, ganun siya. Pero yung words na I love you, never ko talagang narinig sa kanya. Pero nung time na yun, nung nag-last video call kami ng Father's Day, nung nagbabay na ako sa kanya, sabi ko, Ta, sabi ko, babay na, alis na ako kasi may work pa ako. Sabi ko ganon, love you, Ta. Tapos sabi niya sa akin, I love you too. Nagulat ako. Sabi ko, hala, sabi ko ganon. Pero hindi ko sinabi sa kanya, sabi kong ganun, hala, first time kong marinig sa tata ko na sumagot siya sa, sinabi ko sa kanyang I love you. Sabi ko, bakit parang ano, hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko, pero natuwa ako, ang saya-saya ko. Pero wala lang, binaliwala ko lang, pero ayun na, ginabukasan, nagising ako mga 6 a.m. tumawag yung kapatid ko. Sabi ko, sabi niya, ga, sabi niya, dadalhin namin sa ospital si tata. Sabi ko, ganun, bakit ano nangyari? Sabi niya, bigla na lang daw, hindi makakilos, tapos bumula yung bibig. Sabi ko, sige, te, dalhin nyo na, tapos mag-update-update na lang kayo. Tapos, okay naman, mga after 2 days, nakikita namin yung improvement niya, kumakain siya kahit papano. Tapos, nakakagalaw naman, nakakaupo. Pero nakikita namin na talagang gusto niyang umuwi. Kasi ayaw na ayaw kasi talaga nang nasa hospital. Nakikita namin na gusto niya nang umuwi. Yung mga nakakabit sa kanya na dextrose or mga dito sa mga aparato sa katawan niya gusto niyang tanggalin. Pero within 2 days na nasa hospital siya, okay naman siya. Kaya akala namin makakalabas na sila the following day. Pero nagulat na lang kami nung mga bandang madaling araw. Tumatawag yung ate ko na parang hirap na nga daw huminga yung tatay namin. Kaya nag-decide talaga ako. Kaagad na umuwi. Nagpaalam kaagad ako sa work ko. Sabi kong ganun, ma'am, mag-emergency leave lang po ako kasi yung tatay ko... Natatakot ako kasi yung mama ko dati, hindi ko na rin siya naabutan na buhay. Kasi nung nalaman niya na uuwi na ako, on the way pa lang ako, actually malapit na ako sa bahay, nung nalaman niya na andito na ako, parating na ako, doon siya nalagutan ng hininga. So, hindi talaga ako naantay, hindi ko talaga siya nakita na ano. So ngayon sa tatay ko, sabi ko, ma'am, sabi kong ganun, natatakot ako para sa tatay ko. Ayokong maulit yung dati na nangyari sa mama ko na hindi ko na naabutan. So sabi ko, hanggat buhay pa yung tatay ko, gusto ko siyang makasama. Gusto kong mahag yung tatay ko na mainit pa, yung okay pa siya. Kaya mabuti na lang din, napakabait ng manager ko sa trabaho ko. Na kahit may mga maapektuhang mga kliyente sa trabaho, pinayagan pa din ako. So ayun na nga, nung nag-book ako ng ticket, nagka-problema. At that day dapat, nag-book ako ng ticket, dapat lipad na rin kami nung araw na yun kasi nagka-problema sa ticket. So sabi namin ng ate ko, sige, kahit ipagpabukas na lang natin kasi hindi na talaga pwede, hindi na mahabol.
So, ayun na nga nung kinabukasan na nalipad na sana namin, but around 5 a.m., tinawagan ako ng kapatid ko na naman. Sabi niya sa akin, ga, sabi niya ganun. Nire-revive na nila si tata. Sabi ko sa kanya, Noy, sabi ko, lumapit ka kay tata. Sabi ko, ibulong mo sa kanya. Sabi ko, sabihin mo, uuwi ako ngayong araw na to. Ilang oras na lang, uuwi na ako kami ng ate ko. Tapos sa'yo, nag-iiyakan kami sa phone. Kaso maya-maya, saglit lang kami nag-usap maya-maya. Sinabi niya na wala na daw talaga si tata. Hindi na talaga kami na inantay. Hirap. Kaya sabi ko, bakit na ulit na naman? Ang hirap talagang mawala ng mahal sa buhay. Lalo na ngayon na wala na kami magulang. Ang hirap. Tapos ilang araw na lang namin makakasama yung tatay ko. Ito guys, as you can see, sa likuran ko nag-aayos yung kapatid ko, yung mga bayaw ko dyan. Kasi inaayos nila, naglalagay sila ng trapal kasi mamaya darating na yung tatay ko. Maya maya, hindi pa namin alam yung oras pero ngayong umaga, nandito na yung tatay ko. So, naghahanda na sila. Kain tayo, it's lunch time. So, waiting pa din kami. Nag-chat na yung kapatid ko na parating na nga daw yung funeral services para doon sa tatay ko. So, dito namin siya ilalagay. So, habang wala pa, kumakain kami. Actually, ako na lang mag-isa, hindi pa kumakain kasi umidlip lang ako saglit kasi mula pa kahapon, hindi pa rin talaga ako nakakabawi ng tulog. So, kain muna tayo.